What's up mga kalahi? So today's vlog is a special request by my best friend Shay. So siya talaga yung nag-request na i-vlog ko yung aking naging journey kung paano ko nakuha ang aking driver's license. So let's go! Ano nga ba yung naging journey ko sa pagkuha ng driver's license? So, in my case, medyo humaba yung length ng pagkuha ko ng driver's license dahil nga sa bagong requirements ni LTO, which is yung 15 hours theoretical driving course at 8 hours practical driving course. So, ano nga ba yung 15 hours TDC at 8 hours? So, yung 15 hours theoretical driving course or TDC is bagong requirements sa pagkuha ng student permit. At ang 8 hours practical driving course or PDC naman is ang bago requirement sa mga kukuha ng non-professional driver's license. So, nag-start ng August 3, 2020 yung bago requirements ng LTO. So, sa lahat ng mga kukuha ng student permit or ng non-professional license na inabutan ng bagong requirements ni LTO is kailangan mo munang i-take yung TDC at PDC sa mga accredited na driving school ni LTO. So, sa LTO may nilabas yung mga list ng mga accredited driving school kung saan ka pwede mag TDC or PDC. So, unlike before, kailangan lang ng birth certificate, medical certificate, ng ID sa pagkuha ng student permit, ngayon hindi na. Kailangan mo na ngayon mag-take ng 15 hours theoretical driving course. So, in my case, 3 days siya. So, 5 hours each. So, divided by 3 days yung 15 hours. So, every day, 5 hours siya. And at the end of the lesson, kailangan mo ipasa yung mga exam na based din naman dun sa ituturo during the seminar. So, right after ng 3 days at naipasa mo naman yung mga exam, the other day, pwede ka nang pumunta sa office ng driving school na pinag-taken mo para bigyan ka nila ng certificate ng katibayan na umattend ka ng 15 hours TDC. So, yung certificate na ibibigay nila, yun yung ipipresent mo sa LTO sa pagkuha mo ng student permit. So, yung TDC, yung price niya, depende siya sa driving school na. So, in my case, medyo naging pricey siya kasi naghanap talaga ako ng driving school na papasok yung oras ko sa trabaho tsaka dun sa 15 hours na TDC kasi nga yung 3 days na TDC kailangan kasi sunod-sunod. So, naghanap talaga ako ng driving school na pasok dun sa schedule ko sa trabaho kaya medyo naging pricey yung price nung na-attendan kong driving school. So, sa lahat ng price or lahat ng nagastos ko sa journey ko ng pagkuha ng license, ilalagay ko sa description box sa baba. So, i-check nyo na lang po yun. So, after ko na nakakuha ng certificate ng TDC, so, pumunta na ako the other week sa LTO. So, ang pinresent ko dun is yung certificate ng TDC, birth certificate, medical certificate. So, sa medical certificate naman, malapit sa LTO, especially sa LTO Las Piñas, marami namang accredited na clinic. So, pwede kayo dun magpa-medical. Tapos, valid ID. So, right after nung pumila ako sa LTO, sa satellite office nila sa Robinson Las Piñas, then saglit lang, after nun, meron akong student permit. So, after pa, once na may student permit na kayo, 1 month or 31 days so, after, pwede maka-apply for the non-professional driver's license. So, unlike before, na right after ng 31 days, pwede na kayo agad mag-apply ng non-pro, basta lang maipasan yung exam at saka yung practical driving sa LTO. Pero ngayon, since meron na silang bagong requirements starting noong August 3, 2020, so, bukod dun sa mga luma requirements. So, yung bago nila requirements is yung 8 hours practical driving course or yung PDC. So, yung PDC, in my case,
2 days siya. So, 4 PDC is actual driving na siya. So, kung ano yung gusto nyo restriction na ilagay sa license nyo, kung gusto nyo ng 1 or 2, so you need to take both motorcycle and 4 wheels PDC sa mga accredited na driving school na LTO. So, kung in my case, since motorcycle pa lang naman yung kaya kong i-drive, so, tinake ko yung PDC for motorcycle sa Reyes Driving School. So, kung gusto nyo is 2 ang nasa driver's license nyo. So, iti-take nyo yung 1 PDC, 8 hours PDC for motorcycle, at another 8 hours PDC for 4 wheels. So, sa Reyes, kung na-check ko or nakita ko yung list nila ng price for the 4 wheels. So, magkaiba pa yung manual at automatic na 4 wheels. So, depende yun sa kung ano yung kukunin nyo sa kanila para sa PDC. So, since sa akin is motorcycle lang, so, PDC lang for motorcycle yung tinake ko ng 8 hours. So, 2 days siya. The last day, nandun yung assessment. So, i-assess ka nung mga instructor sa driving school. So, sila yung mag-decide kung talagang marunong ka na mag-drive para bigyan ka na ng certificate. So, right after ng 8 hours na practical driving course, bibigyan ka na nila ng certificate, which is yun din yung ipapresent mo sa LTO. So, right after may-issuehan ako ng certificate ng PDC, the other day, nagpunta na ako sa LTO para mag-apply ng non-professional driver's license. So, ang pinisend ko is the original certificate ng TDC at PDC, yung student permit, then pang-apat is yung valid ID, birth certificate, at yung original na medical certificate nyo. So, kung valid pa yung ginamit nyo sa student permit, pwede nyo pa ulit yung gamitin para sa non-pro, as long as hindi pa siya expired at valid pa. So, unang tip, pagkukuha na kayo ng non-pro is you need to be early sa LTO. In my case, before 7 a.m., nasa LTO na ako, pero medyo madami na yung tao. So, kailangan nyo talaga maging maaga. And second, kailangan nyo magdala ng ballpen. So, bring your own ballpen. Don't forget also the face shield and the face mask. And the dress code. So, bawal yung mga naka-tsinelas, naka-short, naka-sleeveless. So, kailangan maging presentable tayo sa pagkuha dahil hindi nila kayo papapasukin once na hindi accurate yung dress code nyo. So, once na nasa loob na kayo ng LTO at nakuha na nila yung mga requirements sa inyo, hintayin nyo na lang yung pangalan nyo tawagin for the examination. So, sa case ko, written exam, in Filipino, kasi tatanungin kayo kung English or Tagalog. So, Tagalog, syempre, para may pasa natin. So, yung exam, madali siya as long as nag-review kayo. So, sa mismong website ni LTO, meron doon reviewer. At marami rin naman yung mga lumalabas or yung mga kalat na reviewer ni LTO sa exam. So, kailangan nyo lang talaga magbasa. At kung talaga nag-take naman din kayo ng TDC, kahit pa paano naman, yung mga tinuro sa inyo is nandun din naman sa examination. So, once na nakapasa na kayo sa exam, hintayin nyo yung pangalan nyo tawagin para sa practical driving. So, sa practical driving naman, isang bilog lang naman siya. So, ang isa lang din sa mga tip na binigay sa akin nung instructor ko dun sa driving school during the PDC, huwag daw basta-basta sasakay at paanda rin yung motor during the practical driving sa LTO. So, kailangan din daw muna i-check nyo yung mga side mirror, yung motor kung okay siya. So, once na okay siya, ta-check yun na yung motor. So, isa ring tip during the practical driving sa LTO, tuwing liligo kayo, make sure na magsisignal light kayo kasi isa rin yun sa mga tinitignan sa LTO. Hindi lang basta makaikot kayo dun sa practical driving. So, make sure din na gumagamit kayo ng tamang signal. So, kasama siya sa points. So,
So, after nun at nakapasa kayo sa exam at sa practical driving, tatawagin na kayo for the biometric. So, madali na naman yung kunin lang kayo ng picture. Ako, kunin lang kayo ng picture na signature. So, i-check na rin yung information nyo kung tama. Lahat na naka-indicate doon. And then, right after the biometric, hintayin nyo nang tawagin kayo for the card. So, medyo matagal lang. Kasi sa akin, nandun ako sa LTO before 7, natapos ako before 1. So, medyo matagal kasi nga, madaming tao. So, kailangan nyo lang talaga ng patience sa paghihintay. Pero sobrang worth it ng paghihintay, lahat ng gastos during sa process. Sobrang worth it siya once na hawakan mo na yung driver's license mo. So, alam naman natin at alam po naman na marami ako nababasa. So, maraming nagre-reklamo regarding sa TDC at sa PDC kasi yun daw yung dagdag sa gasto sa pagkuha ng driver's license. So, actually, nung una, parang medyo nabahala din ako or kasi nga sobrang mahal. So, depende sa driving school yung TDC at PDC. So, una parang kakabanga kasi mahal. Pero, yung titignan din natin yung advantage. Sobrang ganda rin naman ng TDC at PDC kasi kahit papaano, matatagdagan yung knowledge natin. Tsaka, mapabawasan yung tinatawag nating kamote riders. So, aminin naman natin sa hindi. Before, ang daming kumukuha ng driver's license kahit hindi naman marunong mag-drive. O yung tipong kukuha ng driver's license, ang kaya lang talagang i-drive is motorcycle. Pero yung nasa driving driver's license, meron pang four wheels. So kahit pa paano ngayon, mababawasan yung mga kumuha lang ng driver's license para lang tagdag ID. Kasi ngayon, since medyo naghigpit sila, so sigurado tayo na yung mga makakakuha at bibigyan ng driver's license is yung mga dumaan talaga sa proseso at marunong talaga mag-drive. So, maganda rin naman at may advantage yung dagdag gastos natin sa pagkuha. Good luck sa mga kuha ng driver's license sa LTO at magte-take ng TDC at PDC sa mga accredited driving school ni LTO. Sabi nga nila, driver's license is a privilege and not a right. So maraming salamat sa nanood ng video ko. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Salamat mga kalahi!